Welcome to Donmar TV News Channel. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Virtual Summit for Democracy na pinangunahan ni US President Joe Biden na hindi naging matagumpay ang kanyang administrasyon sa pagsusulong ng federalismo sa bansa. Isa ito sa mga laman ng kanyang intervention sa harap ng isang international audience. Ayon sa punong ehekutibo, sinubukan ng kanyang administrasyon na maisulong ito, subalit hindi sinuportahan ng Kongreso. Kabilang sa mga plataporma ng presidente ang federalismo, subalit naging matabang ang pagtanggap dito ng mga mambabatas. Samantala, ipinangako rin ng Pangulo sa Democracy Summit ang pagkakaroon ng matapat, mapayapa, credible at free elections sa May 9, 2022. May government work to give the Filipino people the basic means to lead a life of dignity. This entails creating jobs, safeguarding peace and security, and instituting social safety nets. We have made significant headways, especially in economic expansion, but COVID-19 struck and reversed many of our hard-earned gains. My government also sought to broaden democratic participation through federalism. But my constitutional project did not get Congress support. So be it. I respect the separation of powers vital to democracy. Nakikiisa ang pamahalaan sa pagdiriwang ngayong araw ng International Universal Health Coverage Day. Matatandaan na isa sa legasiya ng Duterte Administration ang Universal Healthcare Law na isinabatas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 2019. Layo nito na mabigyan ng pantay-pantay na access ang lahat ng mga Pilipino sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Eh, katulad ngayon, alam mo naman natin, medyo binibira ni Pangulong Duterte si BBM. Tapos, kayo po ay malinaw naman na love nyo si Pangulong Duterte basing on what you have just mentioned. Hindi ba mahirap yung sitwasyon nyo para kayong maiipit ngayon sa nag-uumpugang bato? Of course, setting aside Sara Duterte, between Bongbong and President Duterte lamang. Palagay ko, Anthony, si Pangulong Duterte ay isang broad-minded na individual. Unang-una, siya ay Pangulo ng Pilipinas at kaya niyang timbangin ang lahat ng bagay na alam niya at ang kanyang pagkaunawa ay malawak. Alam niya na kung halimbawa man na ako'y i-adapt ni BBM sa kanyang grupo sapagkat nandun naman ang kanyang anak at bilang tumatakbong Vice President, hindi rin naman na malayo sa kanyang puso na gusto rin niyang manalo ang kanyang anak. At sa tingin ko naman, kung ako naman ay kanyang in-encourage para maging senatorial candidate at kung pwede kong sabihin na tahasan niyang sinabi na sa lahat ng kakandidatong senador talagang ikaw lamang ang gusto kong, ang totoo niyan, ikaw ang pinili ko at ako ang personal na nag-nominate sa'yo. Kaya maaari niyang maunawaan na sakasakaling i-adapt ako ng BBM Sara Group ay makakatulong din sa akin yon. Malaking advantage na maging dahilan din yon ng pagkakaroon ng napakataas na awareness para sa akin at palagay ko ipapunta naman yon sa kanyang objective at hangarin na ako ay manalo bilang senador sapagkat yun naman ang kanyang adhikain din. Apo. Kung Dante, meron lang ako nabasang, maputol ka lang, may nabasa lang ako ng comment. Nagbabasa ako ng comment habang nakikinig ako sa inyo. Ang sabi nung isang nag-comment, scripted lang daw itong ating interview. Kung daw ito, bayaran daw ako ni BBM at ni Sara sa kanya. Marculeta. Ito nyo nga, ano oras na ba tayo nagkausap ko? Alam mo, yun na nga ang aking minsan ay ikinalulungkot sapagkat kung halimbawa hindi nila nagugustuhan yung ating pag-uusap, sana ay huwag na nilang idama yung ibang tao. Katulad ng pag-anyaya mo sa akin,
Halos wala pa yata ang ilang oras nung ako'y imbitahan ninyo. Hindi ko nga alam kung ano yung pag-uusapan natin. Ang tanging nalalaman ko lang ay gusto ko talagang makataupang palad ka sapagkat matagal na tayong hindi nagkakausap. Alam mo naman yon. Sapagkat marami ka namang gawain din at saka yung programa mo. At ako nga ay nagpapasalamat at kahit papano nabigyan mo ako ng pagkakataon. Sana naman ay wag naman nilang sabihin yung scripted ito. Kapag naski sa uki ng pagtatanong mo, maaari nilang mapansin na walang pinagkukunan ito at ako'y wala namang alam kung paano mo itatanong yung gustong tanongin at kung ano yung dapat na isagot ko sa mga tanong mo, di ba? Opo. Actually, doon po sa mga nanonood sa atin ngayon, nung pumasok po si Kong Dante dito sa ating ano ba tawag dito dyan? StreamYard. Kuwan na lang, 3 minutes bago tayo umere. Kaya just for your information ha, sa mga nanon. Actually, wala po akong hawak-hawak na script. Iniisip ko nga kung dapat pala meron akong script dito Kong Dante na binigyan ako ng idea nung nanonood sa atin ngayon. By the way, may mga nagme-message sa atin. Ito, I'm sure marami na rin pong nagtanong sa inyo and I would like to ask this as a Filipino and as a member of Iglesia ni Cristo at the same time, ito tanong ko, bakit, ito po kanina pa ho lumalabas dito yung mga tanong na yan eh. Pwede po bang tumakbo sa pagkasenador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number two, yun yung tanong na pwede po bang tumakbo ng senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. At generally speaking, ang isang membro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Ngunit kapag ikaw ay pinayagan, ikaw ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kapag ikaw ay pinayagan, doon ka lamang pwede na tumakbo. Pag hindi ka pinayagan, ay ikaw ay dapat magpasakop at sumunod ka kung ano ang kanilang pagkapasyahan. Sa madaling salita, kayo po ay nagpaalam at kayo po ay pinayagan. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Kadante? Tama ka, Tunying. Ako ay nagpaalam sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila at binigyan naman nila ng pagpayag yung aking pagsulat sa kanila at yung kadahilanan kung bakit ako ay nagpasyang tumakbo. Mm-hmm. Dudugtong ko na rin, mabuti na rin ito na maunawaan ng ating mga kababayan. Sabi niyo nga kanina, generally speaking, bakit po ba quote-unquote, dinidiscourage na pumasok sa magulong mundo ng politika ang isang INC member? Kung meron mang, para, kung gusto niyo pong sagutin yan. Pangkaraniwan siguro, nasabi mo na rin ang dahilan, Katunying, talagang ang politika ay mahirap puntahan sapagkat sabi nga natin ito ay napakarumi ang politika sa maraming kaparaanan. Siguro, ito'y palagay ko lamang naman, kaya naging kautusan siguro sa Iglesia na huwag na lamang lumusog sa pamumulitika sapagkat sari-saring intriga, sari-saring dumi ang ipupukol sa'yo, baka mamaya ay hindi kayanin ng miyembro at maging dahilan pa ito ng iba't ibang problema na dumating sa kanyang buhay, tingin ko kaya siguro nagkaroon ng ganong klaseng general instruction na hanggat maaari ay huwag nang lumusog sa politika ang isang miyembro ng Iglesia. Opo. Okay. Very well said, Kong Dante. No? Okay, may mga ilang tanong pa tayo. Ano po ang, bukod sa napag-usapan natin kanina na paninindigan nyo tungkol po sa ABS-CBN, ano po ang
maipagmamalaki nyo na pieces of legislation na nakadikit po sa pangalang Marcoleta during the time na kayo po ay nagsisilbi bilang mambabatas? Sa dami ng mga panukalang batas at yung iba'y naging batas nga katon niya, ano, yung iba naman ay hindi ko naman sariling akda, ngunit ko author naman ako. Lahat ng mga batas na may kinalaman sa ikabubuti ng sektor na aking nire-represent, ito nga itong urban poor sector, ang isa sa masasabi kong landmark legislation, ito'y inilabang ko sa maraming panahon na sapagkat kung hindi ako nagkakamali, inabot ng mahigit 12 taon bago maipasa, ito yung Magna Carta for the Poor, Katonying, na ito ay iiwanan kong isang legacy sa mga kababayan nating nasa panig ng kahirapan. Sapagkat alam ko ito ay isang batas na makapagbibigay sa kanila ng kanilang matutungtungan, hindi lamang sa panahon natin, kundi sa maging sa panahon na darating. Isang batas na inilabang ko sapagkat matagalan ito, matagalang diskusyon mula pa nung pumasok ko sa Kongreso, 2004 ito, 13 Congress pa, Katonying. At ito ay napagtibay lamang, 17 Congress. Kaya masasabi ko okay, na no? Pinagsikapan talaga, kasama talaga ako sa nakipaglaban dito. Ito isa sa mga batas na ipinaglaban ko na masasabi kong pinagbuhusan talaga ng maraming pagpupunyagi at pagsisikap. Marami pong mga messages sa Kong Dante, kaya lang sa sobrang dami hindi ko mabasa. Sa dami hindi ako nag-exaggerate, Kong Dante. Grabe, kung makikita nyo lamang na parang kung pera lang siguro tong messages na to, ang dami ko ng pera eh. Dami messages. Hindi ko tuloy mabasa kung ano yung itatanong ko sa inyo, Kadante. Eh, ang tatanong ko na lang siguro sa iyo, kung mamarapatin mo, yung bang lumilitaw na mga messages mo, ipabor sa atin o hindi pabor sa atin? Eh, marami pong pabor, pero meron ding galit. Okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Okay lang po yun. Sabi ko nga, ganun talaga. Okay. Tinitingnan ko po yung survey. Pasensya ka na kayo. Pabalik-balik ako sa survey. Kong Dante. No? Pero ang gusto ko pong malaman, yayaman din lang at nabanggit nyo yun tungkol sa ang kailangan nyong pagbutihan is to how to make you 100%. The people are 100% aware of your existence, number one, and of you as a candidate for senator. Eh, kailangan ng pera dyan eh. Di ba? Bayad ka sa commercial. Nabanggit nyo kanina, TV, radio, ano pa, social media. Marami ba kayong pera? Kukunti lang ang ating resources, Katunying. Ang nagagamit natin ay yung contributions ng marami nating kaibigan. Nakakatuwa naman sapagkat isa-isang nagpo-contribute sa konti nating magagasta. Sapagkat ang challenge nga ay alam namin, kinakailangan ang increased awareness at ito rin naman ang binanggit ng Central Advising Unit ng PDP Laban, wala kang problema kanya sa conversion. Ang importante lang ay kailangan nating maayos yung awareness, rate of awareness mo. Kapag ito ay umabot sa ganito, sabi niyang ganon, ay napakalaki ng tsansa natin. Kaya nga, sa ilalim ng kakulangan natin sa pondo, Katunying, at sa tulong ng mga kaibigan natin, unti-unti nakapagpupundar tayo ng mga bagay-bagay na maaaring magamit natin para yung napagkakilanlan sa akin, yung awareness na yun ay talagang ma-maximize natin sa lalong madaling panahon. Napansin mo siguro, mga ibang pondo na kinontribute ng ating mga kaibigan ay iginamit nila at binigay nila doon sa ating in-appoint na ad agency
At pati nga yung Pamilya Channel ay nabigyan. Oo nga pala. Buti nga pala nabanggit niyo yun. Itong commercial niyo na to, nasa ABS-CBN, eh, binabas kayo dito pagkatapos nyo raw maging promotor sa pagpapasara sa ABS-CBN. Ito, nag-a-advertise kayo ngayon sa mga natitirang mga platforms ng ABS-CBN. Just to set the record straight, paano po ba napadpad sa Kapamilya Network ang inyo pong advertisement? Kasi yung ating ad agency, Katunying, wala naman akong control sa kanila sapagkat ang nagbigay ng pondo ay mga kaibigan natin. Mm-hmm. So, akala nila na kailangan, kung ang talagang problema mo kanya ay yung low awareness, kailangan sa lahat kanya ng mga networks, lahat ng po pwedeng gawin nating medium, maikalat natin ang iyong political promotion. So, wala akong control kung sinong lalapitan nila. Nagkataon na pati yung Kapamilya Channel ay kanilang nagamit. At yun naman ay aking naipaliwanag. Palagay ko naman ay naunawaan ng marami nating kababayan. Ang sabi ko nga, hindi ko naman po pondo ang ginamit dyan, mga pondo ng mga kaibigan ko. Kung sakasakaling sa palagay nila ay magagamit ang ilang mga networks na kanilang napuntahan, kasama na nga yan ang Kapamilya Channel. At kung tinanggap naman ng Kapamilya Channel yung political ad namin, palagay ko ay daan na rin siguro para malaman natin na una, maganda na siguro yung political ad natin. Pangalawa, siguro inisip nila, kailangan may pakita natin hindi naman tayo bias. Wala namang kasalanan ng taong ito. Ginanap lang ang kanyang tungkulin. Eh, ganun ko naunawaan kung bakit nila tinanggap yung aking political ad. Ito palang ad nyo, Attorney Dante Marcoleta, lahat ay patas sa batas. Yo. Yun nga, Katunying. Tingin ko dahil wala namang masama. Lahat naman ay siguro walang didebate sa atin kung ang mag-a-advocate tayo ng lahat ay patas sa batas. Tinanggap ng Kapamilya Channel sa sentido na maganda naman yung message natin, Katunying. Opo. Well, ang dami na natin na pag-usapan at marami pa akong gusto itanong sa inyo. Kaya lang, inaantok na ako. Ano oras mo ba kayo natutulog, Kang Dante? Ako, mga alas 10 imedya, o misan alas 11. Sa akin, ano pa ito? Maaga pa ito, Katunying. Maaga pa ho ba? Eh, syempre, kayo siguro, nakasaing na eh. Well, ito yung mga messages dito. Kung meron po kayong staff na pwedeng mag-coordinate sa tao po namin, pwede pong makita niyo yung mga messages. Actually, baka ma-inspire kayo dito sa mga messages na to. May mga nagme-message nga na ikaw lang daw ipoboto. Sige, Katunying, pakukuha natin sa staff natin para makita natin kung ano yung indication ng lahat ng yan at kung meron tayong dapat sagutin. Dapat ipaliwanag, gagawin natin yun. Opo, yun po ang isa. Gusto ko lang malaman po ninyo na ito pong si Kong Dante Marcoleta ay huli kong nakita yata bago pa mag-pandemic, ano? Kasi sinama kayo ni Jen sa Katunyings eh. Kumain kayo noon. Naalala niyo pa ba yun? Naalala ko doon sa Katunyings, doon sa malapit, doon sa Net25. Oo, sa Visayas. Oo, nagkataon naman na nandun ka at breakfast yata yung Katunying. Opo. Pagka may oras kayo, mag-breakfast uli kayo dun sa Katunying. At hindi ko naman sasabihin on the house, pero may 20% discount kayo sa akin. Nandun pa ba yung tinapa na gustong-gusto ko na may kasama ka? Andun pa po. At kahit wala pa doon, palalagyan natin ng tinapas. Eh, probisyano din to si Kondante, taga Tarlac. Babatiin niya, magpasalamat na po kayo sa mga nanonood sa atin. Kondante, by the way, kanina umabot ng 19,000 yung nanonood sa atin. Live views to, ha? Live. Mamaya, kukwentahin pa namin yung total nito. 19,000 na nanonood sa atin. Hindi nyo pa na-experience sa ganang mamamayan yun.